hindi ko maintindihan tong ginawa ng TV5 na to eh. Totoo po yan. Ako, wala akong masamang tinapay sa TV5. Wala po akong masamang tinapay sa TV5. Ang tinutukoy ko po, mga kaibigan, eh, ito pong balitang ito. Sa totoo lang, eh, nagitla ako eh. Nagitla po ako kung paanong nangyari ng isa pong TV network. Pasensya na po kayo, mga kaibigan ko sa TV5, ha? Yung pong... Ikaw po ito eh, newscast po eh, mga kaibigan. Newscast, tapos... nilabas po nila ang isang balita na ang pamagat po, ito pakita ko sa inyo pamagat. Ilang miyembro ng INC umalma sa pag-endorso ng simbahan sa Marcos Duterte tandem. Una-una po, alam niyo po ba kung sino-sino itong mga in-interview nila na to? Nag-interview po sila ng tatlong tao na nakatakip ang muka, ang mga muka. Mga kaibigan. Nag-interview po sila ng tatlong tao na sa bagay, maikli lang naman to eh. Total, naka-public naman to. Siguro, paparinig na lang natin. Paparinig na lang natin, mga kaibigan. Ito po. Dismayado at tutol ang ilang miyembro ng Iglesia ni Cristo sa pag-endorso ng kanilang simbahan kina Bongbong Marcos at Sara Duterte. Gingit nila, wala raw paliwanag paano napili ng simbahan ang dalawang kandidato para suportahan. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Una, yung po mga nagpo-post na yon, yung mga nagpo-post na nagpapakilala ng Iglesia ni Cristo, sinabi na po namin sa inyo, maaari meron po talagang Iglesia ni Cristo doon, pero na miyembro. Pero, i-assume nila na puro Iglesia ni Cristo mga yun. Dapat nag-fact-check kayo. Tinanong nyo muna, Iglesia ni Cristo ba talaga yun? Sige nga, Iglesia ni Cristo ba talaga yun? Para kasi ang premise ng balita natin, mga kaibigan ko sa TV5, ang premise ay ganito. Nawari baga, confirmed ninyo na mga Iglesia ni Cristo nga yung nagsasabing tutol sila sa pasya ng pamamahala. That's number one. Kasi ang basis nyo doon, mga yung trending, etc., etc. Pinakita nyo, kung binigyan nyo lang ako ng pansin, naipakita ko nga po sa inyo at ng iba pang mga kapatid namin sa Iglesia, kung gaano kapeke o impostor yung mga nagpapanggap na, yung mga nagpapakilala ng Iglesia ni Cristo, sa kanilang gamit ng salita, sa kanilang kaalaman tungkol sa Iglesia. So, hindi po mga totoo Iglesia. So, doon po sa bagay na yon, in-assume nyo na Iglesia ni Cristo nga po yung mga yon. Okay? Doon po, sablay po yon, mga taga TV5. Hindi ko po alam kung sino po ang namamahala sa news ninyo. Pero ang pagkakaintindi ko po, pag ang isang... Ganito po yan eh, ang proseso po ng pagka-cover. Halimbawa, mayroong tinatawag na story conference. Story conference, mga editors, desk editors po yan, kasama po yung producer ng newscast. O sabihin, ano ba malaki ngayon? Ito, malaki story sa Iglesia. O ikaw, reporter A, hanap ka ng ganito. Gawa ka ng story, develop mo to. O ikaw naman, reporter B, ikaw ito gagawin mo. Etc. etc. So na-assign po sa reporter, marahil na ito, yung pong tungkol dito sa nag-trending na yan. Okay naman yun, kasi meron talagang mga assignment, hindi natin nahasahad lang ha, na maibalita po. Pero akin lang dito, dapat tama yung balita, kasi pagka mali yung balita o kargado yung balita, ang ibig ko pong sabihin kargado, may masamang motibo, umpisa pa lang, hindi po makatutulong sa bayan yung pagkakaroon natin ng newscast. Hindi ba? Kaya nagkakaroon, alam nyo, kaya ang mainstream media ngayon, nagkakaroon po kayo, well, nasa mainstream media pa naman ako, kaya tayo nagkakaroon ng problema dahil sa ganitong klase ng presentasyon. Okay, tutuloy po natin. So, yun po ang premise niya. Meron daw mga iglesia.
siya, di humano na tumututol sa pasya ng pamamahala ng Iglesia. Members, pero tumanggi silang magpakilala para sa kanilang kaligtasan at hindi matiwalag sa pagiging miyembro. Tinan niyo na, nag-interview po ito. I-summarize ko na po yung ginawa nitong si ma'am, yung ma'am reporter. Ano po? Ang kanila pong ginawa, nag-interview ng tatlong tao. Tatlong tao. Na puro nakakulubong. Nakatalok mo ang mukha. Yung isa, na unang interview niya, currently, Iglesia ni Cristo daw. Ako, pagpapalagay ko na Iglesia ni Cristo nga. Pero yung dalawang in-interview po nila, mga dati na raw Iglesia ni Cristo, eh, ba't magiging source? Paano mo magiging source? And you will attribute a story to ex, alimbawa nga, ex-members of INC. Pero ang title ninyo ay ilang miyembro ng INC umalma sa pag-endorso ng simbahan sa Marcos Duterte tandem. E dito pa lang sa story na to, tatlong tao yung interview nyo. Isa ka mo, Iglesia ni Cristo, assuming na Iglesia ngayon. Yung dalawa, non-Iglesia ni Cristo, meaning dati na pag wala na sa Iglesia, tiwalag na o umalis na o anuman rason, hindi na Iglesia ni Cristo. Ba't yung sasabihin, ilang miyembro na Iglesia ni Cristo umalma sa pag-endorso ng simbahan sa Marcos tandem? Ano yun? Mahalaga po kasi sa amin ang aming pong pananampalataya, ang Iglesia ni Cristo po. Mahalaga po sa amin, kaya po ako, at yung iba pang mga kapatid namin sa Iglesia, ay mahalaga po sa amin po itong paksa na to. Hindi po para mang-away o anuman, gusto namin ituwid, kasi mali po itong didiretsuhin ko na, Mr. Robert Galang, mali po itong presentasyon na to. Sinabi ko na po yung mga dahilan kung ba't tumali. Una, ang premise po ninyo ay wari baga eh, totoong mga Iglesia ni Cristo yung nag-post sa social media, lalo sa Twitter. Pangalawa, nag-interview po kayo ng tatlong taong nakakulubong na hindi nga po natin malalaman kung totoong Iglesia ni Cristo. Pangatlo, assuming na sila po ay mga, yung isa doon sa in-interview nyo ay Iglesia ni Cristo, na hindi naman niya mapatunayan yun. Ewan ko kung paano napatunayan sa inyo. Eh, ba't niyo sinabing ilang miyembro na Iglesia ni Cristo? Eh, isa lang yun na interview niyo na assuming na Iglesia ni Cristo nga. Yung dalawang in-interview niyo, parehong kung totoo man, mga dati siya na Iglesia ni Cristo. Eh, ba't niyo sila isasama sa headline niyo, ilang miyembro na Iglesia ni Cristo? Eh, isa nga lang. Eh, grabe naman to eh. Kaya alam nyo, minessage ko po yung ako kasi ayoko nga sanang pansinin yan eh. Pero nabubusit ako sa style nila eh. Nakakabusit din eh. Na mga kaibigan. Nung nakita ko to, actually, nadismaya po ako eh. Ito po ang ginawa nilang sa Facebook eh. Dismayado at tutol ang ilang miyembro ng Iglesia ni Cristo sa pag-endorso ng kanil. Eh, Ma'am Faith Del Mundo, kayo pala yan, ano? Anong basis nitong balita na to, ma'am? Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng balita. Nag-generalize kayo, tapos in-interview nyo, isa, na kung totoo mga Iglesia, tapos dalawang ex. Hindi ako nagtutunong-tunong, pero eh kung kilala nyo, yung mga kaibigan ko sa ABS-CBN dati, kung alam nyo na kilala nyo si Joy Gruta, yung matindi kong minder eh. Sabihin sa inyo ni Joy Gruta, Tonying, tigilan mo yan ha, wala kang source dyan. Eh may interview ko doon, eh tatlo yung interview, puro nakakulubong yan eh. Di ba? Kumbaga, hindi lulusot yan sa magaling na editor o yung editorial board, editorial team. Eh, lumusot eh. Kaya alam nyo, ginawa ko mga kaibigan, ginawa na ito ng TV5, pinadala ko po ito,
Alam nyo kung kanino pinadala. Pasensya ka na, Mr. Galang. So, ayan po, pinadala ko po kay Mr. Robert Galang yan. Robert Galang. Yan po yung presidente ng TV5. Sabi ko, boss, I saw the report. May dalawang ex-INC members at isang INC member daw na pare-parehong nakatalukbong. Tingnan mo naman ang headline, sabi ko. I don't know how this got through the gatekeepers. Yun po ang tanong ko sa kanya. In fairness naman kay sir, Mr. Galang, sabi niya, hi Anthony, I'll forward this to our news head. Thank you for bringing this to my attention. Pinaalala ko tuloy kay Mr. Galang eh. Marami pong miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ito, you can attest to it, to this, my dear brothers and sisters. Naalala nyo? Ang nung nagpalit kayo ng cable provider, nung nagpalit, hindi ba Signal pa nga ang ipinalit natin, tapos ito ganitong klase nilang tratuhin tong Iglesia ni Cristo? Ako, walang problema kung maalipusta ang Iglesia ni Cristo dahil sanay naman na tayo dyan. Pero, antindi. Yung para gumawa kayo ng ganitong istorya, sa totoo lang, I don't know who heads the news department of TV5. Hindi na po ako nag-research. Medyo nalungkot lang ako na para bagang, ano ba yun? Journalism na ba ito ngayon? Ganito na ba ang journalism ngayon? Ito po ba ang tawag nyo sa journalism ngayon? Ma'am Lucci Cruz Valdez. Ito po ba ngayon ang bagong mabuti naman at nalaman ko na ito na pala ang bagong journalism ngayon. Ano po, mga kaibigan? Kung ganito na po ang journalism ngayon, na ba eh? Mali yata yung naituro sa atin nung teacher ko nung high school. Eh, hindi na tayo magtataka kung bakit bumababa po ang pagtingin ng publiko sa mainstream media. Hindi po ba? Ako, ang pinaka, the least that TV5 can do is to make a correction on this mula sa headline na, diba? How can a story like this stand? How? Pagbalibalik, lalo television, mabuti pa yung radio, may nag-flash report niya. Yung flash report, eh, kung running story naman. Pero ito, produce po itong story eh, mga kaibigan. Produce, ibig sabihin po ng produce, meron na nga po, may mga graphics dyan, meron po interview, may cut, may pagputol-putol. Kung ganito na po ang journalism ngayon, yung uri ng pamamahayag, pasensya na yung mga batang journalist. Halimbawa, yung batang si Juan, ano ba pangalan nun? Del Mundo. Hindi ko naman po sila ma'am kilala. Baka naman, ako simple lang to eh. I cannot fault the reporter here, ha? I cannot fault the reporter here. Gusto kong sabihin kay kinaboss Robert Galang, kay Attorney Mike Toledo, kina si Gretchen Ho, taga-basa lang ng lead yun eh. Mr. MVP, Sir Manny Pangilinan, sasabihin ko po sa inyo, we cannot fault the reporter here. Why? Yung reporter po, news gathering po yan. News gathering. Pagkatapos po, isasubmit po niya yan. At kung ano po yung final script na yun, ay dumadaan po sa kanyan, sa editorial team, tinatawag, sa mismong producer ng newscast. Hindi po, huwag po kayong magalit doon sa reporter. Hindi po reporter. Ang dami-dami pong pinagdaanan yan. Dapat bago umeri yan, meron pong approval yan ng mas nakatataas. Well, the least that you can do is to make an erratum or to apologize.
Kung ganito lang, kung ganito po ang... Hindi po masaya. Hindi po masaya. Yan. Nakakalungkot naman, nakakalungkot. I hope... I will hear from Sir Robert Galang soon about this. Ako personally, minessage ko na po siya. Presidente po ito ng kumpanya, ng TV5. Grabe eh. Saka po alam nyo, meron pa namang nagsasign language dun sa gilid. Diba? Pira kayo. Alam nyo, we are not asking for too much. We are not asking for too much. Alam nyo, kung ang nagsalita niyan, komentarista, halimbawa, komentarista, commentator, wala kang problema ito dahil commentator. Pero ito, newscast po ito. Newscast po ito, mga kaibigan. Ang basic lang naman sa kanya, alam nyo, super basic po yan. Ano po ang basic? Tingnan mo muna yung source mo, kilalanin mo muna mabuti. Kilalanin mo mabuti kung ano yung sinasabi niya. Pero ako, personally, naniniwala ako na yung una niyang kausap ay maaaring iglesia. Bagamat ang sabi niya, yung babasahin sa kapuluan, anong kapuluan? Wala naman tayong kapuluan. Pero malamang yung una, iglesia ni Cristo talaga yon. Hindi ko alam kung anong status nun ngayon. Pero totoo po na ang kahanib sa Iglesia ni Cristo na dumaan sa proseso, ano, dumaan po sa proseso ng sisiyasatin po kasi pag naulat at napatunayan na meron pong ginawang labag sa doktrina. Meron po talagang pagtitiwalag po talaga sa iglesia. Totoo po naman yung nabanggit. May pagtitiwalag po. At ang totoo rin po sinabi niya, nabi ako sa kapulungan. Hindi sa kapuluan, ha? Sa kapulungan ang itinitiwalag. At sasabihin ko na sa inyo, ang tagubilin, pagka, alam ba, hindi na kayo pagkaisa, yan po eh, labag sa pagka-Kristiyano ang tawag po, ang kategorya po niya. Labag sa pagka-Kristiyano ang kanyang offense, ano? Babasahin po 'yan.